24 na kabanata. Nang matiyak ni Balaam na ibig ni Yahweh na pagpalain niya ang Israel, hindi na siya humanap ng mapagbabantay ng kanyang hula. Tulad ng dati, tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, ng nakakikita sa pangitain buhat sa makapangyarihan. Nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o hakob ng iyong mga tolda, kay Inam o Israel ng iyong tirahan. Wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na babango, itinanim ni Yahweh. Mataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Inialis siya ng Diyos sa bansang Ehipto. Ang lakas na ginamit niya ay waring lakas ng toro. Kaaway niya ay lulupikin pati buto'y dudurugin. Sa tulis ng palaso niya, lahat sila'y tutuhugin. Siya'y parang leon kung magpahingalay, walang mga has gumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa ang sa iyo ay nagpapala, susumpain ang lahat ng sa iyo ay dudusta. Ang pahayag ni Balaam. Galit na galit si Bala kay Balaam. Pinagtiim niya ang kanyang mga bagang at galit na sinabi, "Hindi ba't ipinatawag kita para sumpain ang aking mga kaaway? Bakit mo sila pinagpala? At tatlong ulit pa. Mabuti pa'y umuwi ka na. Pararangalan sana kita, pero hinadlangan niya o ni Yahweh." Sinabi ni Balaam kay Balak, "Sinabi ko na sa iyong mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat mong pilak at ginto, ay hindi ko gagawin yaong hindi ipinagagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh ang siya kong sasabihin. Oo, uuwi ako. Ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw." Muli siyang nagpahayag. Ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaaring mabuwal ako gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lipi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ito ang dudurog sa ulo ni Moab. Lilipulin niyang lahat ang mga anak ni Seth. Sasakupin niya ang Edom, gayon din ang Seir. Samantalay lalakas ang bansang Israel. Sila'y lulupigin nitong si Israel. Ang nalalabi sa mga lunsod ay kanya pang duturugin. Nang makita niya sa pangitain ang Amalek ay sinabi ang ganito, "Ang Amalek ay bansang pangunahin. Ngunit sa huli, siya ay dudurugin." Sinabi pa niya nang makita sa pangitain ang mga sineo, "Tirahan mo ay matibay, nakatayo sa mga muog. Gayunman, ikaw Kain ay tiyak na maduturog. Di magtatagal, bibihagin ka ni Asur." Nagpatuloy siya sa kanyang pahayag. Sinong maaaring mabuhay pag ito'y isinagawa ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Kitim.
upang kanilang lusubin si Asur at si Eber. Ngunit sa bandang huli, si Yamay malulupig. Pagkatapos, si Balaam ay umuwi na. Ganoon din naman si Balak.